You were talking about weeding out corrupt officials in your rebuttal. Yung nung sinagot mo si William Dar, Secretary William Dar, sinabi mo na may pinatanggal kang opisyal o mga opisyal na nakabalik during the time of William Dar. Could you give us details on that, please? Yes, actually. And I will name that person. No? Because ito, prangkahan tayo. Sito, wala naman tayo kinatatakutan. During my time, hindi ako happy sa performance ng isang assistant secretary, former General Federico Laciste. Assistant secretary siya, no? So, kinausap ko si Presidente, Presidente Duterte. Sabi ko, sir, hindi masyado komportable kay Asec Laciste kasi malakanyang appointed yun eh. Sabi niya, sige, alisin ko sa DA. No? So inalis sa DA. Nung mag-resign ako from the DA, nalaman ko na lang, nakabalik. And siya ang parang head nung anti-smuggling operations ng DA. Mm-hmm. Okay? Now, ang tanong ko, paano nakabalik? No? Sinong nakabalik sa kanya? And then meron akong ito, validated reports ito, no? Na meron silang nasabat na last year, December yata o November, na 200 container ng mga pinuslit na sibuyas dito sa Cagayan de Oro City Port. No? At bigla na lang nawala yung issue yun. Merong ipinakita na isang container na sinunog, pero hindi malaman kung ano ang nangyari doon sa at least another 199 containers out of the 200 intercepted in Cagayan de Oro City. Pangalawa, ang kine-question ko diyan, sabi ko, teka muna, bakit yung mga identified smugglers ng bawang at saka sibuyas who were banned from doing business with the Department of Agriculture during my time on orders of Cynthia Villar, the chairman of the Committee on Agriculture, kasi nagkaroon ng Senate investigation nung panahon pa ni Pinoy yung unabated smuggling of garlic and onion. In fact, tinawag itong garlic queen, no? So nung panahon ni Cynthia Villar as chairman of the Committee on Agriculture, pinatawag niya ako. Sabi niya, eto yung mga pangalan na identified na involved sa smuggling ng garlic at saka onion. I want you to ban them from the DA. So I banned them, no? Ang problema, ngayon, nakabalik. At dinig ko yung isa tumatagbo pang party list congresswoman. Yan ang irony of it all. No? At ang isa pang question dyan, yung isang kinuha niya na undersecretary, dating consultant ng mga importers. Now, how do you protect the farmers when you have, as your USEC, a former consultant of the importers?